carbonara. Ayan. So, itong milk na itong setting na to, dalawang Nestle cream. Ayan, dalawang Nestle cream. Tapos, sinama ko na yung gatas. And then, yung mushroom na, yung water ng mushroom sa lata. Ayan. Meron akong tanim na basil sa taas. So, nalagyan ko siya ng basil, mushroom, sibuyas, bawang. Tapos, yung pasta, inano ko na. Pinakulo ko na siya. Tapos, itong beef cubes. And then, nag-crispy fry ako ng ham. Ayan, CDO ham ang gamit ko. Ayan, tapos ito yung mga leftovers na cheese, yung queso de bola. And then, meron pa akong leftovers ng parmesan. Konting-konti lang naman siya. Ayan, so mamaya, pakita ko sa inyo kung paano. I need 2 tablespoons ng cornstarch pala. I-dissolve ko dito para mamaya kahit pa paano medyo malapot-lapot. Ayan, so ayan. Tapos, konting siguro mga half teaspoon ng sugar para medyo may tamis. Kasi nga, para lumasa lang. Ayan na yung ham. So, later, papakita ko sa inyo kung paano ang proseso niya. So, pasensya na dahil medyo messy. Maliit ang aking kusina. So, medyo messy. Ayan. So, yun lang. Mamaya uli. So, nagbawas ako ng mantika. Andito na yung ating ham. Nagbawas ako ng mantika. Patayin na natin siya para nasunog tuloy. Tagal kasi ni Dwayne. Ayan, so, ang tag yan. Itong basil kasi, optional to, pero isa to sa mga nagpapalasa rin ng ating carbonara. Ayan, so, susutayin na tayo ng mga ingredients niyan. Pero bago yan, gusto kong makita ninyo kung paano ko gagawin yung pampalapot ng ating carbonara. So, ayun nga guys, lagyan natin siya ng cornstarch. Ito yung water juice ng mushroom sa loob ng lata. So, lalagyan natin siya ng isang sa kalahating kutsarang cornstarch. I-dissolve natin yan dyan siya. Para mamaya medyo malapot ang ating sauce. Ayan. Ayan. Then, dala rin mismo sa loob ng pinag-dissolve natin ng lalagyan natin siya ng kalahating kutsara. Wait lang, ha? Ayan. Kalahating kutsarang kutsara. Para medyo may tamis ang ating carbonara. Yun naman, Filipino style is always sweet, sweet food. Ayan. So, later ulit, mamaya, kita ko sa inyo ang ating pagdisa ng mga ingredients. Okay? Meron akong leftover ng cheese, ay ng butter pala. So, ito yung, siguro nakuha na siya ng konting cheese. Kukunin natin yung parang 1/4 part ng butter. So, we need this one. Okay? Ito na. So, ayan, tinanggal na natin. Ini-melt na natin ang ating butter. Medyo, ito yung napagamitan natin ng pinagpituhan natin ng ham. So, mamaya, ilalagay natin ang ating bawang. Bawang muna kasi kanina na iluto na natin ng ham. Ayaw natin masunog ang ating margarine or butter. And then, is our beef. Our beef.
natin. Okay, dahil medyo ano na yung ating maso, lagay na natin yung pinagsamang Nestle cream at saka yung evaporada ni Carlos. Next, ang ating ham. And then, yung water ng pinaglagaan ng pinagpakuluan ng pasta. So at least one cup. Salt. Konti ng pepper ni Joy. So, Rins, ano mo muna yan? Course mo. Okay, next na natin yung mixtures ng mushroom water and then yung 1.5 teaspoons ng ating sugar and then ng cornstarch. Okay? So, mamaya, we'll have to taste it. And yes, dito na papasok ang ating queso de bola. Medyo matigas. Gigrate natin to. Matigas. Kasama na ang aking So, tanggalin natin ang wax. Medyo marami. Iwain natin. Then, dito tayo sa ating butuan. Ihagiin natin siya ng maliligay. So, mamaya matutunan yung matidissolve sa ating sauce. So, ayan na. Almost cooked na siya. Pinunaw lang natin yung remaining na queso de bola sa ilalim, sa loob, para actually yung queso de bola, nagbibigay na siya ng saltiness dun sa ating carbonara. So, hindi na natin siya kailangan lagyan pa ng added salt. So, lagyan na natin ang ating basil. Ating basil ang papalasa.
And later on, lagyan na natin ang ating pasta and carbonara is cooked. Okay. And yes, we're done. So, magpipiliki na tayo. Okay? Papatay ko na siya. And yes, ito ang ating na plate. Ayan, itaas mo. Na plate na pasta. So, all we have to do is pour on the sauce. And okay na. Parmesan. And we're done. Yes, ito na. Kain tayo sa ating home-cooked carbonara. Yan. So, and yes, tapos na ang ating carbonara. Kung bago lang kayo sa aking channel, please to subscribe on my channel. Hit the red notification na may nakalagay na subscribe. And please hit the notification bell para updated kayo sa aking videos and everything. Ayan, maraming salamat sa inyong panonood. Please like, share, and kung gusto nyong gawin to, please hook me up or tag me up. Maraming salamat. Bye mga saswang!